Hello guys, good afternoon and welcome to our channel again. And today we are going to unbox this package from Shopee. So ito yung bagong in order ko. Ito nga pala ay SSD. O kung sa mga bago pa lang dyan, ang SSD ay solid state drive. Ginagamit ito sa laptop o sa desktop. Sa mga hindi nakakaalam dyan, ang solid state drive ay mas magandang uri ng storage drive kaysa sa mga makalumang storage drive na ginagamit katulad ng hard disk drive. So itong hard SSD drive na binili ko sa Shopee, kailangan namin kasi halos nagahang na yung PC namin dahil yung hard drive matagal na rin yung buhay niya. Sa tagal, nagkakaroon ng dolphin sound. So, kailangan naming palitan na para mag-stabilize na siya. So, sa ibang mga hindi pa nakakabili dyan, pwede kayong bumili nito. Ayan, naganda siya. Naka-bubble wrap. So, kitang-kita natin. Ingat na ingat yung nagdala o nag-deliver nito. Tara, buksan na natin. Maganda rin yung brand na pinili ko eh, Kingston. So, tinignan ko mayiging review nito. Sana hindi siya palpak. Sana basahin siya ng computer. At sana brand new siya. Hindi naman na-expect ng lahat eh. Pag mahal, syempre, expect mo magandang performance. So, ganyan lang siya guys. Maliit lang siya. So, yan. As you can see, pangalan niya ay Kingston Solid State Drive or SSD. So, 10 times faster than an ordinary HDD or hard disk drive. Ang binili ko ay 240 GB. So, yan. Ito yung specification niya. Kaya yun ang bahala magbasa niya kung nakabili na kayo. Madali lang naman siya eh, para lang magkakabit ka lang ng hard disk drive lang. Pero kung gusto mong gamitin ito sa laptop, mas okay din. Kasi mas nakakatipid din ito sa kuryente kaysa yung mga old-fashioned na maliit na hard disk drive. So, buksan natin siya ng maayos. So, sa pagbukas pa lang, medyo alangan. Ayoko naman sirain ang husto ito eh. Sorry na maging na-preserve din yung lalagyanan. Sakaling pumalya, or hindi gumana, at least may susoli mo sa seller na maayos. So hopefully, ayan, ito siya. Ayan, tanong hindi dito lang pala. So angat mo lang siya dyan, kunin mo yung plastic na to. Ayan. Guys, pasensya na ako, nainip ko yan. Ikuha ko ng hard disk drive o SSD. SSD pala to. Sorry. Ayan. So, kung may papapansin nyo, sata siya. Ayan siya. Ayan. So, ilalagay natin siya. So, ang volts niya is 5 volts lang. 1 ampere. Hindi katulad sa old-fashioned na hard disk drive. 12 volts. So, ito ko compare niya, mas tipid siya sa kuryente. Pero ang paglagay din niya halos parehas lang. So, i-slot niya, lalagay mo dito. So, ito na guys, no. Pukonnect na natin. So, ito yung SATA power cable. Ito po yun. Ayan. Auto-adjustable naman yan. Pwede sa 12 volts, 5 volts. Auto-adjust. Ito naman yung para sa data. SATA cable. Para sa data. Pukonnect natin yan at saka natin ipasok para mas madali. So, ganun din oh guys. Lalagay din natin kung saan sakto yung tinanggal natin yung hard drive. At ito yung fan niya. Kung gusto niyo ng fan, lagay niyo rin ng fan para at least kung sakaling mainit yung panahon, pwede rin natin siyang palamigin. So, mapapansin niyo guys, may ilaw dito sa gilid ng computer.
Kinabit ko muna yan sa power bank para makita natin yung gold. Ayan. So guys, napakadali lang i-install niyan. Hanapin lang natin yung kabilang butas. So kung mapapansin nyo guys, may ano, excess yung connection niya. So hindi siya kakasa. So mas maigi guys kung ilalagay na lang natin siya sa bandang taas. Ayan, dito banda guys, dito. So ayan guys, na ito yun. Maganda sa taas natin lagay kasi medyo malayo yung ano niya. Masyado malayo yung part ng nilagyanan ng screw niya. Unlike na ito, pwede na pwede sa baba. Pero since malayo kasi yung connection screw, lampas siya. So dito ko naisipang ilagay. Guys, so higpitan lang natin. Ayan. So pag nahigpitan na natin siya guys, pwede na natin ayan. Hanggat maaari dito malagay para kitang kita yung connector ng SATA power cable at saka SATA data cable. Ayan, so mahigpit na guys, no? Pwede naman kayong mamili kung anong cable na may gamitin niya, pero pare-parehas lang siya ng voltage, auto volt yan. So pwede ito. So ayan guys, subukan na natin power dito yan guys. Hindi naman natin yung connect. Ayan guys, dito so siguraduhin nyo na malinis, walang alikabok. Kaya ayaw din ang electronics ang alikabok. Mas maganda malinis. At bago yan. Fresh, brand new. So yun guys, no, na-connect na natin. At let's cross our fingers na sana gumana siya. Kasi kailangan ma-detect siya ng board or itong computer na to. Tara, samahan niyo po kami to turn on natin itong computer. So yun guys, no, tinurn on na natin itong computer. Tingnan natin kung mababasa na yung Kingston 240GB na SSD. Ayan na, nagbo-boot na siya. Nakikita nyo, yan, simple boot, DDR3, yan, Kingston, yan, mabilis. So titingnan na lang natin siya sa BIOS, no. So pindutin nyo lang yung delete para magpunta siya sa BIOS. Yan. So starting to set up. Let's go to the BIOS. Tingnan natin kung talagang legit nga na 240GB. Dito tayo sa standard BIOS. Ayan. So ayan siya guys, no. Totoo nga siya, legit, no. 240GB SSD. So na-detect siya. So legit yung nabili natin sa Shopee. So salamat Shopee. At yun. So tutuloy na natin to sa pag-i-install ng Windows 10 at excited na rin ako na makita to na gumagana na mabilis. So guys, dun na lang po, no. So kung saan nagragustuhan nitong video na to, please give us a thumbs up and don't forget to like and subscribe. Please click on the notification bell and click on all so that you're always updated to our next video. So we will see you on the next video. Thank you very much and have a good time. God bless.